So let me first give you a story or the story of the Forex market. So the Forex market, ano ba to? Kasi pag sinabi natin stock market, very, it's easier to understand. Meron tayong Philippine Stock Exchange na opisina sa BGC. Tapos nakikita natin, lagi siyang binabalita. And alam natin na stock market, doon binibenta, doon nagbabuy and sell ng shares ng mga companies. So sa Forex market, nasan ba siya? May opisina ba ang Forex market? Actually, walang opisina ang Forex market. However, if you use money, especially if you've exchanged one currency to another, then you are already a participant in the Forex market. Ibig sabihin, kung gusto mo mag-buy and sell ng stocks, di ba you have to open an account with a stockbroker. Tapos, once na meron ka ng account sa stockbroker, dun ka sa platform ng stockbroker, pwedeng mag-buy and sell ng stocks, mag-trade ng stocks, and dun ka pwedeng kumita, di ba? Pero sa Forex market, actually, while XTB is an online broker, a Forex broker, but they also carry other securities, you don't have to have a broker to participate in the Forex market. Kasi ang Forex market, sabi nga nila, decentralized. So wala siyang isang opisina. And itong mga nakikita niyong graph, those are the market participants. Ibig sabihin, ito yung mga masasabi nating members ng Forex market. So kasama sa Forex market, yung central bank, yung mga banko, mga traditional banks and digital banks, maski yung mga money changers, kasama sila. And of course, Forex brokers, katulad ng XTB, tapos retail traders na katulad natin, no, mga retail traders tayo. Of course, may mga corporations, let's just say na yung Apple ay pumunta sa Pilipinas, finally magtatayo sila ng Apple Store. Siyempre, hindi naman nila magagamit yung US dollars nila para bayaran yung mga karpintero. So, ang gagawin nila, yung mga US dollars nila, i-convert nila sa peso para makapagpatayo ng opisina or Apple stores dito sa Pilipinas. So, yung corporations, they also exchange money. So, they are a Forex market participant. So, of course, yung mga investment funds and market speculator. So, basta ikaw nakapagpapalit ka na ng pera from one currency to another, then you have already participated in the Forex market. Okay, so that's the story of the Forex market. But of course, pag sinabi natin Forex, that's foreign exchange. And in short, you are dealing with currencies. Pera ang pinag-uusapan natin dito. Okay, so tatanungin ko kayo ngayon, how much is one US dollar? Magkano ang isang dolyar ngayon? So, yung mga OFWs at saka yung mga kumikita ng US dollar na mga online freelancers, tuwan-tuwa lately. Kasi, bakit? Kasi ang US dollar ngayon, more or less, is 50 pesos. Di ba? So, how much is one US dollar? More or less, it's now around 50 pesos. Assuming it's exactly 50 pesos, then you can write that as USD/PHP is equal to 50 pesos. So, yan yung notation natin when we are talking about currencies. So, I'm sure may nakikita kayong ganyang formula or notation sa mga report, sa mga news reports, no? So, yun lang yung ibig sabihin yan. USD/PHP is equal to 50 pesos. Ngayon, imagine niyo na hindi kayo Pinoy. Imagine niyo na kayo ay Hapon. Tapos tinanong ko kayo, Wanderuwa ikradis ka? Hindi ko alam kung tama yung pronunciation ko. Pero if I ask you now, how much is one US dollar? At lahat tayo, mga Japanese, ang isasagot nyo ba sa akin ay 50 pesos pa rin? Hindi na, di ba? Ang isasagot nyo sa akin ay, at this point in time, 110 Japanese yen. Okay? So, ang 1 US dollar, that's equal to 110 Japanese yen. And again, how do you write that? USD/JPY is equal to 110 yen. Di ba? So, why am I trying to show you this? The value of a currency in Forex, prices are always based on the relationship of two currencies. Ibig sabihin, kailangan mong i-compare yung value niya
between another currency, pag lahat tayo Amerikano, tapos tinanong ko sa'yo, how much is one US dollar? Malamang pagtatawanan mo ako kasi, syempre, one US dollar is equal to one US dollar. So, when you are asking the value of a currency, you're always comparing it to another, a second currency. And as we've shown you earlier, the notation is base slash counter is equal to value. Okay? So, yan yung notation. One base is equal to value in counter. Ano ibig sabihin na ito? Balikan natin yung kanina. USD slash PHP is equal to 50. Ang basa dyan ay 1 US dollar is equal to 50 in Philippine peso. Okay? Dapat hindi kayo malito dito kasi pag nalito kayo, nako, mahirapan kayo maintindihan yung the rest of the presentation. Okay? So, kanina, USD slash JPY is equal to 110. What does that mean? It means 1 US dollar is equal to 110 in Japanese yen. So again, yung unang currency, that's the base. Yung pangalawa, that's the counter. Okay? So one base is equal to the value in counter. Ito, test natin. Euro slash AUD, ano yung AUD? Australian dollar is equal to 1.59. So what does this mean? So ibig sabihin nito, pag nakita nyo yung EUR slash AUD is equal to 1.59, it means 1 euro is equal to 1.59 in Australian dollars. Okay? So I hope malinaw itong notation natin. And again, when we are looking at the price of a currency, you are actually looking for the price of the relationship between two currencies. So hindi natin pwede tanungin na magkano bang isang dollar ngayon. But we have to note kung against what currency natin tinatanong yung value ng isang $1. Okay?